Hi guys, yung unang tanong ko para kay Enzo. Enzo, ano yung nagustuhan mo dun sa version ni Inigo Pascual ng extension na trinay mong ma-retain dito sa version mo? And after that, how did you own the song? Actually, ang nagustuhan ko po talaga yung kay Sir Inigo Pascual na version is yung ano, yung ibang klase ng feels niya. Kasi pinakinggan ko po yung version ko tsaka yung version niya. And sabi ko, eto kasing version ko po para more on party song. Pero ayun nga po sabi ni Sir Justin, in contrast po yung lyrics po niya. We have a very happy beat, a very parang buhay na buhay. Pero the lyrics of the song, the meaning of the song is ano po, is in contrast with the beat. Pero po yung kay Sir Inigo Pascual kasi mas more on tunog parang acoustic, mas more on parang ano siya, parang yung tipong pag narinig mo in a few years, kunwari after 5 years, parang merong nostalgia kang mararamdaman kasi ganun yung parang pinaparamdam po. And yun doon naman sa retain na part po is parang siguro yung paanong ipaparamdam yung song kasi naramdaman ko rin po sa version ni Sir Inigo Pascual na kahit ano, kahit masaya yung beat niya, may sakit, may something na may mga parts dun sa songs na gusto kong iparamdam sa iyo kung paano yung sakit man ko dito sa kantang ito at ma-share ko sa iyo yon. So ayun po yung tingin kong na-retain ko po dito sa version ko po ng extension. So ayun po. Do you hope na marinig niya yung version mo or narinig na ba niya? Na ni Sir Inigo po. Hindi po sure ko narinig po niya na po. I see. Kay Lucas naman, Lucas, paano nalilimitahan or nabibigyan ng laya ikaw, yung sexual orientation mo, yung career direction mo, at even your musicality? Opo. Ako nga po, lagi ko pong sinasabi po sa akin, kailangan ko lang po, lagi ko pong sinasabi sa mga tao, sa mga interviews ko na, kailangan ko lang pong maging authentic, mamahalin ako ng tao. Ayun, ganun ko lang po palayain yung sarili ko. Kung ano ko, yun ang ipapakita ko. Kung ano yung music or yung style na ginagamit ko, yun yung ipapakita ko. At nakita ko naman na minahal ako ng tao doon dahil nakarating ako ng grand finals na hindi ko inaakalang mamahalin ako ng tao kasi nga akala ko pag bakla ka, hindi ka mamahalin ng tao, limitado lang yung taong susuporta sa'yo. Kaya tinaray ko, sinubukan ko. Kaya yun, pinakita ko yung pagiging malaya ko sa sarili ko, pinakita ko yung pagiging malaya ng aking musika. At yun, sa pagiging authentic, minahal ako ng tao. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng supporters at sa lahat ng naniniwala sa akin. Pero nalimitahan ka ba, Lucas, in a way na syempre, before tayo dumating sa panahon ngayon, talagang paglalaki kumakanta ng love song, it is supposed or assumed na para sa babae yung kinakanta niya. Babae yung kinakausap niya or kung lalaki, or tama ba? Yung opposite sex yung kausap niya. Pero ngayon, ikaw ba, you make it known na that's not the case anymore with you because it won't be authentic to yourself, di ba? Apo. Para po sa akin, hindi naman po nagiging problema yan. In terms naman po sa key, pwede naman ibaba. Pwede ibaba yung key. Tapos dun sa lyrics naman, pwede naman na yung interpretation ko doon sa lyrics ay pwede ding lalaki ako, pwede ding babae ako. Siguro depende na lang din sa interpretation ng mga ikinig din. So you make it universal na lang? You make it universal na lang, ganun? Opo. Okay, salamat. Yes, congrats. Kagaya po nung song na She's Gone. Kinakanta ko po sa hindi ko binabago yung lyrics. Yung iba kasi binabago na he's gone. Uh-oh. He's gone out of my life. Ako kinakanta ko siya na she's gone pa rin kahit lalaki o bakla ako. Uh-oh. Depende na lang kung sa interpretation ng tao yan. So pronouns are no longer significant or important, ano? It's the sentiment. Mm-mm. Salamat. Yes, thank you po, Kapkong Ka.